tipong doon sa vlog natin, eh nakaready tayo. At nakabihis tayo, tapos hindi natuloy. Ngayon, sila naman yung nakabihis, ako naman yung paligo pa lang, no? Ganun kalupit, tapos sila nasa labas agad. Ako nandito. Ako na yung iniintay, ako pa yung driver, ako pa yung iniintay nila. Paano ba yan? Sana matuloy na tong biyahe na to. Eh, napag-good day ulit sa inyo. Baka doon na tayo lumigo sa kung ano man yun. Falls o ilog o... Alright, be right back. Okay, see you soon. Mga dakila, at nandito na kami ngayon sa hindi ko alam kung saan kami ngayon. At yun lang. Umuulan, umaambod. May part of nowhere kami. Ayun. Yun. Tabing dagat, as is, wala pa rin tao. Solo na naman namin dito. But by the way, okay naman, may papers kami, kaya lusot na lusot kami kung saan pupunta. And, medical and ganun-ganun. Then, dito, okay, goods. Yan, yun yung ano. Papasyal ko na lang kayo ulit dito mamaya. Then, konting vlog, yun. Mamaya na lalo. Mga dakila, and now nandito tayo sa Dunguanan Beach Resort, and itong part na to is going to San Carlos, and this part naman is going to Dumaguete. But kung sakaling dadaan kayo dito at bibisit, 24 hours open siya. But kung sakaling kayo'y abuti ng gabi o hapon, it's better kung mag-ano kayo, mag-waste kayo. Kasi dito sa part dito, along the way, from there sa bayan, public market. Tapos dito, it's kind of a little bit dark here pag sumapit na ng 5 p.m. Then, hindi nyo siya mapapansin kung mag-ano kayo, kung papunta kayo dito. Makaka-copyright tayo, gawa ng ano yung about the music. But hindi, by the way, hindi siya buhangin, hindi siya buhangin. Yung kung alam niyo yung panghilod, ganun yung kind of rock na meron sila dun sa baba, but hindi naman ganun katalas. Then you can park anywhere here sa front kung gusto niya ng madalian. Then about sa parking ay wala siyang bayad, walang bayad yung parking niya. Then yung entrance dito ay wala ring bayad, ibabayaran kayo, small amount lang. And I'm gonna show you. Pasok na tayo sa loob. Saglita lang to kasi baka tayo maka-copyright dito. May tindahan pala sila dito. Ano rin din to? I think hanggang 8 p.m. kung may gusto kayong bilhin. Then dito yung bahay nila, madam. Tapos yung star teacher nila. Then may mga cottage din doon.
Tapos kung saan yung gusto nyo kumuha ng table dito and chairs. Pupunta tayo ngayon dun sa rooms kasi baka makapirate na tayo dito. Babalik ako mamaya. Yo, ito yung sinasabi kong chairs and tables na dito. Ang bayad dito ay 100 pesos for 100 pesos para sa table, tapos 10 pesos para sa chairs, and there kinds of 4 kinds of rooms na meron dito, and small amount. Then pupunta tayo sa big amount ng rent. Now nandito tayo ngayon sa 1,000 peso na room. Ayan. So ay, wala palang susi. So, ano rin siya, techie. As you can see here, you cannot open the light or any kind of electricity here because meron siya lang inside key power. Like sa Manila and other city. So, ang meron dito ay ceiling fan and it's kind of a little bit like kubo. Kubo, you know. And here, narinig yata nila ako, nagpatay sila ng ano, mga copyright ako. Thank you. May mga table siya dyan. And two beds. Ayan, pinagdugtong nila kung gusto nyo magkatabi. Pero kung kayo magkaaway, magkahiwala yan. Ang price again is walang aircon para sa mga ayaw mag-aircon. And gusto ng fresh air mula sa dagat, dito lang yan sa, meron silang TV. Ayan, kung anong gusto mong panoorin. And, ilan ang saksakan dito? Yun. Ang iba. 10 CR. Ayan. By the way, this part, itong una, and then yung nasa likod ay, sabi ni Madam, ay ito yung first na room ng, I think, 2012 sila nag-start. Oh, this, ang ganda ba? Ayan, kita nyo ba? Yun, oh, dagat na kagad. Mga dakila, no? By the way, itong room na to and room sa kabila at room doon, naren siya na mga kasama ko, kaya sorry about this place. Kung makikita nyo na medyo makalat kasi hindi pa naaayos ng caretaker about this. Pero goods, malinis dito. Kami lang yung nagkalat. So, pupunta tayo sa kabila. Meron siyang common CR. Pwede ka magdumi or mag-shower. Yan. This one. Taba. Meron din siyang table and pwede kang mag-ano dito. Ay, shucks! Nakalock na! Hindi tayo makapasok sa loob. Nakalock. Sa nakalock, hindi tayo makapasok. Hindi tayo makakapag-grade sa loob. But, sabihin ko sa inyo, ang price na lang nito ay nagkakahalaga ng 1,500. Ayan, 1,500 po ang meron dito. Hindi natin makikita. But, meron siyang aircon and this one is CR. Ayan, sa ganun lang. Konti lang yung difference niya dito at saka dito. Aircon lang dinagdag. Yan. And tayo doon. Balik tayo sa bila. Sa pangatlong grupo nito, 1,000, then 1,500. And going higher tayo. Higher. Alam mo siya doon. Dito, siya dito. So, papasukin na natin to. Right. Oh. Again, di tayo ulit makakapag-open ng electricity dito. Kasi wala siyang power key. And by the way, this room and the other room is March or ano, latest lang siyang nagawa. And advantage of this is meron silang
meron silang heater sa mga nilalamig dyan. Ayan. Again, this room, inoccupied din namin to. And pagpasok mo dito, may makikita kang pwede ka mag-makeup dito. May TV uli sila kung anong gusto mong panoorin. Doon sa kabila, pwede mag-move. So, meron ka mga... ayan. Kung anong gusto mong ilagay. And aircon! Ayan, may aircon siya. At meron siyang mini ref. Mini ref. Uy, buhay pa. Bakit buhay pa to? Na namang ano. And meron dito. Ganyan lang. Makagalaw ka naman. Yan. Punta naman tayo dun sa aming room. Kasi dito kanila ano, nanay-tatay. As kabila, yung mga ibang family. Ayan. Tayo. Pero yung kabila ay mirror lang siya. Mirror lang ng kung anong meron dito, ganun din sa kabila. So, sana wala yung mga kasama ko dito para pwede ako mag-ingay. Ayan. Wala din key. So, about this, iba yung bed dito. Meron siyang extra bed. Ayan. And, same. Kung anong meron sa kabila, ganun din. Nag-mirror lang siya. Ayan. By the way pala, check out na kami dito. Then, bago ako pumasok sa mga rooms, nagpaalam mo kay madam na can I read the room para ma-show sa inyo kung anong meron dito. Init, no? Ayan. But, as I observe about this, ang daming saksakan. Ayan, mayroon saksakan dito. May saksakan din doon pag ikaw magpapamakeup o a blower what. Meron din siyang ilaw. Ilaw dyan kung ayaw mo ng ilaw sa taas. Tapos meron din siyang saksakan doon, saksakan dito. At yan, enjoy na enjoy ka sa paglalaro. At hindi lang yan. Bawat room dito ay merong... For safety, just in case na magkameron ng sunog, meron silang ganito. And, meron din basurahan. Tapos may ref, kung sakaling gusto nyo magluto. Tapos, by the way, bago kayo pumasok sa mga rooms, ang una nyong iche-check ay house rules. O, house rules. Para just in case na magkameron ng problema, alam nyo, halimbawa, dito, bawal kumain sa loob. That's why they have the cottage sa labas. Ayan, may cottage sila sa labas. Nandoon ka kakain. Kasi, according na nakasulat dito, bawal kumain sa loob kasi magkakameron siya ng ants, then cockroach, mga different kinds of insect na maaaring mag-harm sa inyo. Ayan, kumbaga sa kwarto o bahay nyo, ayun yun ang ganun eh. Diba? Medyo mainit dito. Tapos, same. Meron din siyang heater dito. And, ayan, lagi tissue. Malinis dito. Again, inuulit ko sa inyo. Kami lang yung nagkalat dito. Inoccupied namin lahat ng rooms para solong-solo namin. And by the way, yung mga nakikita nyo sa labas na yan, hindi kita. Basta, meron dyan. May mga naliligo dito. Ano lang sila. Bago lang din sila. Then, I remind ko ulit sa inyo, no? Bago kayo pumasok dito, kailangan nyo ng papers para ligtas. So, mamaya ko i-explain lahat ng mga nalaman ko about this. Ikot tayo. So, meron din silang lituan doon. Yan, ang cottage dito ay tatlo. Isa dito. Meron din isa doon sa kabila. Tapos, pinagtitinginan ako ng mga tao dito. Mukha daw tanga. Ayan. Ang meron sa likod ay... Init, grabe. Ito, mga kahoy-kahoy na pwede nyong gamitin sa... Pag nagluluto kayo. Ayan. Kapag nagluluto kayo, ihaw-ihaw o pwedeng ano. Kasi...
kung pansin nyo sa bawat room na pinasok natin ay walang ano, walang lutuan. Ayan, walang lutuan. And by the way, sa lutuan, tinanong ko rin kay madam na kung may bayad ba kung magdala ka ng stove, portable stove. Wala. Wala pong bayad. Ayan. And by the way, sa mga mayroon dalang rice cooker dyan at any kinds of electricity na gagamitin nyo, ay meron siyang additional na bayad kasi para ano rin din sa electricity nila, dagdag bayad din. It depends the appliances na dala nyo. May dala kayong video, edi go. Meron kayong dalang mga electricity na mas higher yung consume sa electricity, depends sa mapapag-usapan nyo ni madam. Ayan. Mag-utanongin nyo na rin kung magkano. Yun. Pwede kayong gumamit ito kung gusto nyo manghingi. And kagaya namin, nanghingi na lang din kami kasi nag-ihaw kami and wala kaming, naubusan kami ng butane kasi may dala kaming butane. Ayan. Then, ito sigat eh. Shower. Ayan. Ito nga pala yung likod kanina, yung tigo 1,500 peso. And dami, daming panggatong dito sa likod. And sorry about na makalat kasi I think taglagas. And yung mga caretaker dito, morning and afternoon naglilinis sila. As I observe, then dito yung hugasan ng mga pinagkainan nyo. Ayan, dyan. Ang tubig na dito. As in, siguro 10% lang yung ano, yung buhangin dito. Tapos, ang karamihan dito, ganito. Yan. Mga corals, tapos, ano, mga bato-bato, mga panghilod. Walang masyadong ano. Tapos dito sa parte dito sa kabila, yan yung mga matatalas na bato. Tapos dito naman yung mga, hindi naman ganun katalas. Yan, but masyadong mababaw pa rin pag pumunta ka doon. Mababaw pa rin siya. Pag dito, ganun din, mababaw pa rin siya. Pero wala namang harmful na mga kasugat. And, yun, kagaya ng mga bata niya. Yan, diba? Ito yung mga bata niya. Puro mga bato-bato dyan, kaya pwede yung mga kids nyo na mag-swim dito. Mag-ingat lang kayo dito sa kabila. Kasi dyan, mabato na siya. And by the way, pagka December, according kay madam, ay umaabot yung tubig, mga kaibigan, dito, pag December. So, babalik na tayo dun sa likod. Kasi, sa mga mahilig mag-travel dyan, mga mahilig lumabas at mag-swimming, I suggest na kumuha kayo ng travel authority and medical certificate and permission to travel, and dapat valid reason yung ano nyo, pagkuha ng travel authority. Yun. Tapos, by the way, bago kayo pumasok dito sa gate, ay tinatanong din kung meron kayong ganun kasi para safe, kasi inaalagaan nila yung place nila. Then yung ano, yung pambarer ba tawag doon? Yung sa temperature, kapag yung nataas yung temperature mo, hindi ka napapapasukin. Babay na. And about the entrance again, ay walang bayad ang entrance po. Wala pong bayad. May babayaran mga kayo ay yung cottage or table, chairs, ganon. Again, ang bayad sa cottage po ay table ay 100 pesos po. Then kasama na yung upuan niya, apat na upuan. Tapos 8 person yung capacity niya. And if ever yung 8 kayo or 9, 10, may additional yon, pero depende pa rin kay madam kung magkano yung presyo. Kasi mahirap na magsalita, diba? Then, sa cottage naman po ay 500 pesos.
sa cottage, and ang capacity ng cottage ay 20 person. Pagka more than 20 person kayo, ano na siya, may additional uli. Saan yung additional? Yung additional ay pambayad siya dun sa electricity kasi meron siyang ano eh, extension, yung ano, saksakan ng ano, kung ano yung gusto niyo mag-charge or what. And bayad na rin sa tubig kasi gagamit kayo ng tubig pag magbabanlaw o maghuhugas ng pinggan o mga pinagkainan nyo. Ayun, 100 pesos and 500 pesos and sa cottage 1,000, 1,500 and 2,000, this one. And 2,000. Ito yung latest na ginawa. Ayun. And mga additional, yung mga electricity na mga appliances kung meron kayong dala, lalo na sa lutuan, rice cooker, may additional din po yun. Sa kanya nyo na po tanungin, and ano pa bang ano nun about this? Share ko lang po, pwede pong gawing ano dito. Mga event, may birthday yan, reception, tapos binyag, or any kinds of celebration, pwede dito. And mag-inquire muna kayo. And by the way, schedule na naman po yun. And for the safety, i-check nyo muna yung place. Baka kung gusto nyo, ayaw nyo, marte kayo, gahanap kayo ng mas maganda o ano. Pero by the way, this place is nice and you can do whatever you want. According kay madam. But respect din nyo yung place na may kanya-kanyang basurahan. Pwede nyong pagtapunan. Then kung ano yung rules dun sa loob ng kwarto na nakalagay, sundin nyo na lang din. Turin yung tahanan. Then, about the parking, sa mga parking dyan ay wala pong bayad ang parking. And kung sakaling gusto nyo mag-tent dito, may bayad po. I think, dun sa sinabi ni madam, ay magbabayad ng 100 pesos kada tao. Alam ba, couple kayo, sana all. Yung ano, yung right, mga riders dyan, mga kapwa ko riders dyan, tig 100 pesos po kayo, tapos may dala kayong tent dyan. Pwede po kayo mag-tent dito. Hirap, sorry, kasi sobrang ingay doon, hindi tayo magkakaintindihan. And, imamontage ko na lang later, papakita ko sa inyo kung ano meron dito. Puntaan ko lang si madam. Wait! Hello! Welcome back again, mga dakilan, and have a good day! This is King Koy TV, and thank you for watching! Ayan, sorry about the last part of my vlog, kasi mabilisan, umalis na kami agad. Ayan, umalis na kami kagad, and hindi ko man lang nagkamera ng outro about the dungguanan, yan. Then the full info and details about the dungguanan, ilalagay ko na lang dito. Ayan, ilalagay ko na lang dito yung fan page nila. Then ilalagay ko na rin sa baba yung other details. Para if you need more information, just click yung ano, take it downloads na lang or something na makakatulong sa inyo para dun sa information. Nandito, lagay ko dito. Ayan. Then, nalagay ko rin dun sa baba. And, kaos ako. And, kung natuwa kayo sa mga vlog ko, like, comment, share, and subscribe na rin. Thank you sa mga bago. And, yun lang. Thank you ulit. And, shoutout tayo kay Janelle Katakis. Hello! Shoutout sa'yo. Kung nasa ka man, ingat ka bro. And April 22, Jerry Delen. And last part this, shoutout si Ruby Camacho and Jem Alinsod. And shoutout sa business mo. Lagay ko na lang dito ha. And lagay ko na lang sa baba. Ilagay ko lang sa baba. Yung description about that talk, you know. Mega love. Shoutout ulit sa inyo lahat, mga dakila. Thank you for watching. This is King Koy TV. Keep safe, ride safe, see you soon!